Okay, welcome back mga kamaster. Sa araw na ito, ipag-uusapan natin ay regarding po sa engine oil selection. Pero bagong lahat, huwag muna natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at syempre, i-hit ang bell button para notified kayo sa susunod kong mga video. O minsan kasi nababasa ko sa group natin, minsan kasi kasalaman ako sa mga group ng SUV, minivan, pickup, at saka sedan. Minsan nababasa ko doon, nagtatanong yung mga customer o yung may maaari sa sasakyan, kung ano ang pinakamagandang langis para sa sasakyan natin. Ngayon, syempre, may magko-comment doon. Alam ko, patulad kong sali, ako, baguhan ako, kung alin doon yung pinakamaraming comment, yun ang susundin ko. Pero syempre, mas maganda pa rin na meron tayong idea sa pagpili ng langis. Kasi ang pagbabasihan natin yung comment, hindi lahat ng comment po ay maganda. Example natin na, kunwari, example natin sa isang tao. Ako, isang tao, malaki yung katawan ko. Tapos, nag-post ako sa group namin, mga boss, ano ba ang pinakamagandang damit para sa akin? Malaki yung katawan ko, tapos may tattoo ako sa braso. Siyempre, marami magko-comment kung sakali. Mag-comment na, boss, bagay sa'yo nakasando para kita yung dalawang mong tattoo. Kasi, boss, bawal nga talaga sa'yo nakasando kasi para maangas tingnan. O, dalawa na nag-comment ng sando ngayon. Ngayon, comment na isa, boss, bagay talaga sa'yo nakasando para maangas ka talaga tingnan. Ngayon, siyempre, may nag-comment naman na iba, naka-long sleeve, naka-polo shirt, o naka polo shirt o naka t-shirt. Ngayon syempre ang may pinakamaraming comment doon yung nakasando. Ngayon yun ang susundin ko. Sumuot ako ngayon ng sando. Kaso nga lang yung lugar ko pala ay nasa Baguio. Hindi malamig doon. Ginawa ko. Ibig sabihin doon hindi lahat ng comment maganda kasi hindi naman nila alam kung ano ang location mo eh. Diba? Ganon din yung sa pagpili ng langis. Ngayon, sa araw na ito, ituturo ko sa kanyo kung paano nga ba pumili ng langis para sa sasakyan natin. Pero bago ang lahat, papag-aralan muna natin yung regarding doon. Nakasulat po doon sa may, kadalasan natin nakikita sa may engine oil bottle, yung 5W30. Example na po natin yan, pero marami pa po tayong nakikita doon, depende po sa langis. Merong 5W30, ito, makikita natin yan doon. Pero ito lang po ang halimbawa natin. Ano nga ba ang meaning ng 5W tapos yung 30? Okay. Yung pagbasihan natin, yung 5W, yan po yung characteristic ng langis. Minsan, dyan po natin nakikita kung polysynthetic. Yan, yung 5, polysynthetic po yan. Minsan, yung 10, yung sinasabi nilang semi-synthetic. Dyan po yung makikita yung characteristic ng langis. Pangalawa po, syempre, 5W, enter po. Once na mababa po yung number, katulad nito, mababa po siya. May 5, minsan po may 0 pa dyan. Pero 5 yan po yung halimbawa ko. Once na 5 po, effective po siya during cold startability. Cold startability po. Tapos yung 30 naman po, yan po yung, nag-i-indicate po yan ng viscosity ng langis. Ibig sabihin, itong 30 na to, yan po yung lapot ng langis. Kaya po minsan, marami tayong nakikita dyan, meron 30, 40, 50, meron pas may higher. Ngayon po, kung sakali, papag-aralan po natin kung ano nga ba ang magiging effect po sa driving natin once na ginamit natin is 5W30, 5W40, 10W30, 20W o meron pang iba. Okay. Papag-aralin po natin yan. Bali, basic lang po ituturo sa inyo ha. Siyempre. Ngayon po, kung sali ang gagamitin natin siya. Kung sali, ito. Dalawang halimbawa natin. Isang 5W30 at saka isang 5W40. Pagko-compare po natin siya kanila sa temperature check at saka performance check. Doon po natin sila i-confirm. Okay. Dito po sa temperature check, ayun po. Ito po yung kinuha ko ha, yung 30 po. Yung 30 po ha, 30. 30 at saka, yung 5W30, yung 30 at saka yung 40. I-confirm natin. Okay, dito po sa tayo sa temperature check. Yun na po yung 30. Ito na po yung 30, tapos ito po yung 40. Doon sa 5W30 at saka 5W40 po ito. Okay. Ngayon po, kung mapapansin nyo, meron akong kalan. Ayan po, meron dalawang kaldero na meron pares na lakas ng apoy. Okay. Dito po sa 30, ito po yung labnaw ng langis ha. Okay. Yung 30 po, meron po akong sa loob ng kaldero po, meron po yung tubig. Halimbawa natin siya sa tubig, yung 30. Tubig na kasi isang tabo. Okay, nilagay ko dyan sa loob ng kaldero. Dito naman sa 40, nasa loob naman ng kaldero, yellow na isang tabo. Ngayon, pag pinakuluan natin sila sa loob ng 30 minutes, sa tingin nyo po, sinong mauuna sa kanilang kumulo? Siyempre, yung 30.
Okay, yung 30 ang unang kukulo. Baka sa 40, hindi pa siya kukulo. Baka matutunaw pa lang yung yelo. Okay. Ngayon, kung ginamit natin siya sa mga sedan, yung sedan natin meron po yung fan motor. Okay. Ang fan motor natin nag-automatic po yun. Once na ma-reach niya po yung 96 temperature, automatic po gagana yung fan. O halimbawa natin, na-reach na niya yung 96 temperature kasi kumulo na siya eh, gagana na yung fan motor. Okay. Dito sa 40, hindi pa gagana yung fan motor. Kasi nga, hindi pa siya kumukulo eh. Ngayon, ito, na-reach na yung 96 temperature, gumana na yung fan motor. Ibig sabihin, nakatipid po tayo ng paggana ng fan motor, ng isang beses, una. Tapos dito, hindi pa siya gumagana. Okay, namatay na naman ngayon yung fan motor. Kasi lumamig na naman eh. Ngayon, dito, at saka, halimbawa natin namatay na ngayon, kumulo na ulit. Sabay sa pagkulo dito, sa kabila. Gumana yung fan motor nito at gumana rin ito. Ibig sabihin, nakadalawang gana na siya ng fan motor, ito iisa pa lang. Yun yung naging advantage niya doon sa temperature check. Temperature test. Okay. Ngayon, pagbabasihan naman natin yung performance test. Okay, dito naman tayo sa kabila. Meron akong ginawa. Performance test naman. Ginamit na naman natin yung 5W30 sa kabila. Sa kabila naman is 5W40. Performance test naman tayo. Okay, kung pagtingin natin drawing ko, meron akong dalawang funnel o imbudo. Tapos meron tayong tinatawag na fan blade. Ayan, fan blade. Okay. Sa loob ng funnel na yan, meron pong isang tabong tubig ulit. Doon sa 5W30, ginawa ko siyang tubig. Merong isang tabong tubig sa loob. Ayan, puno. Sa kabila naman, meron naman isang tabong yelo. Ayan, puno rin siya. Isasabihin natin na natunaw ng konti. Natunaw ng konti. Okay. Ngayon, sa tingin nyo ba, mga kamaster, kapag tinanggal ko yung pin na to para lumabas yung tubig, mabilis kaya ang ikot ng fan blade? Siyempre, mabilis. Diba? Pag hinugot natin yan, lalabas yung tubig na nasa loob, tatamaan niya yung fan blade natin, mabilis ang ikot yan kasi malakas yung dalo ng tubig. Dito naman sa 5W40, kapag tinanggal natin yung pin na yan, siyempre, konti lang yung natunaw na tubig. Pag tinanggal natin yan, ang performance test niyan, mabagal lang yung ikot niya. Ibig sabihin, sa performance test, mas lamang naman si 5W30 kaysa 5W40. Okay. Ngayon, naintindihan natin doon sa mga pinaliwanag kong video ngayon, tuturuan ko kayo kung paano pumili ng langis para sa sasakyan nyo. Okay. Ito yung mga halimbawa kung langis lang nilagay, pero marami pa po yan. Ito po, example ko lang. Kasi ito lang ang mga kadalasan ko nakikita. O, kung sakali po ang biyahe natin, araw-araw po biyahe natin is Baguio, 6 to 8 hours. Saan po kayang langis ang kailangan natin piliin dito? Mas maganda po kapag long drive po yung biyahe natin, gagamitan po natin siya ng higher viscosity. Pwede po tayo sa 20W50, 15W40 o 5W40. Bakit? Bakit hindi natin pwedeng gamitin ang 5W30? Bakit hindi? Kasi nga, ang 5W30, kunyari ito. Dito tayo sa drawing na ito. Saan yung drawing ko? Isa. Wala na. Ayan. Kunyari, ginamit natin yung 5W30 sa long drive. Baguio, araw-araw yung biyahe natin eh. Ginamit natin. Ano ba ang nangyayari sa isang kaldero na kumukulo ng matagal? Di ba ang nangyayari? Nauubos yung tubig sa loob kasi sumasama yung tubig sa hangin, nag-e-evaporate siya. Ganun din po ang mangyayari sa sasakyan natin. Dahil sa sobrang kulo na po ng langis natin, pwede naman po siya natin gamitin. Ito, ang 5W30, pero malakas po yan magbawas ng langis kasi long drive po kayo lagi. Ganun din po, pag pinakuluan po natin ang isang kaldero, matagal po natin siyang pinakuluan, 8 hours, mabilis po magbawas ng langis yan. Kasi sasama po siya dito sa meron relief valve din to minsan, di ba? Nang sasakyan natin, meron din yan. Sasama po yan sa pag-evaporate sa hangin na lumalabas sa kaldero natin. Okay? Kaya mas mainam po na kapag long drive po yung biyahe natin araw-araw, mas maganda gamitan po natin siya ng higher viscosity. Dito po tayo sa 20W50, 15W40, ng 5W40 po. Huwag po tayo sa mababang viscosity. Okay? Pangalawa po, kung sahali ang biyahe mo naman ay araw-araw, bahay to office lang. Bahay office lang, 1 to 2 hours yung biyahe mo. O less than 1 hour to 2 hours yung biyahe mo.
Pwede mo pong gamitin to 5W30. Ito, mahal lang to mga kapatid. Mas mahal lang po siya. 5W30, pwede po kayo dito. Pwede rin po kayo sa 5W40. Pwede rin po kayo sa 10W30. Pwede rin po kayo sa 20W50 kung gusto niyo makatipid. Mas mura lang to. Pwede rin po kayo sa 15W40. Ano nga ba ang magiging kondisyon kapag ito ang ginamit mo at saka ito, yung mga mas mataas po yung viscosity. Tapos ang biyahe mo po is mababa lang. Maliit, maiksi lang. Kunyari, start nyo po sa during first starting, mas maganda po pag first start nyo po, antay nyo po muna mawala po yung indicator na kulay blue. Yung sa temperature indicator, yung cold indicator. Kung wala naman pong indicator ng gano'n yung sasakyan nyo, mga kusali, luma lang po siya, malit. Pero lahat naman po meron sa ngayon. Pero example natin wala. Mas may lang po na i-warm up po na ng 5 minutes. Bawal po erase yung RPM. Bawal po apakan ng senador para mas mabilis. Bawal po. Mas maganda po idling lang muna. Okay. Pangatlo po, kung sakali ang biyahe nyo po as ay heavy load, araw-araw po kayo, may karga, full tank po lagi yung sasakyan nyo, marami. Pinapamasada nyo po araw-araw, full tank. Hindi naman siya ganun kalayo, pero lagi pong heavy load. Mas maganda po, gamitan nyo rin po siya ng higher viscosity. Dito ulit po tayo sa 15W40, 20W50, 5W40. O pwede rin po kayo dito. Huwag nyo pong gagamitan na mas lower viscosity katulad ng 5W o 0W30 o 0W20. Kasi minsan meron pa pong 0W20. Huwag po kayo sa ganun. Kasi heavy load po yung sasakyan nyo. Ibig sabihin po, lagi po yung high RPM. Ibig sabihin, yung langis po dyan, lagi rin kumukulo. Okay. Pangapat, kung sakali po ang biyahe nyo po araw-araw is, kaya ano pala, kung sakali sa isang linggo po ang biyahe nyo lang, 2 times lang, hindi nyo masyado ginagamit ang sasakyan nyo. Kung ito naman ang gagamitin nyo, mahal po yan. Pwede rin po kayo dito, pero mas mahal. Ganito rin po to, mahal din po to. Kaya mas recommend ko sa inyo, dito na lang po kayo sa regular oil. Kasi bihira yun na naman ginagamit eh. Kasi ang palitin po ng langis natin sa regular oil, every 3 months or 5,000 km check-up. Whichever come first po yun. Dito kasi ang palitin ng mga ganitong oil, yung polysynthetic, every 6 months po yan. O every 10,000 km check-up. Yun yung kadalasan sa polysynthetic. Okay, mas mainam po, kung gusto nyo, dito na lang po kayo sa 20W50. Pero pwede po kayo sa lahat ng langis, pero sayang din naman kasi ginagamit nyo lang yung sasakyan nyo is 2 beses lang sa isang linggo. O dito na kayo sa mura. Pero kung tutuusin, pwede po kayo sa lahat. Yan, pwede po kayo sa lahat. Pero mas maganda po, para makamura kayo kasi bihira yun naman ginagamit, dito na kayo sa 20W50. Okay, ngayon kung ang sasakyan nyo naman po ay ginagamit nyo ng, ano pa ba? Ay, hindi, ito. Yung sasakyan ko naman, yung sasakyan ko kasi is 99 model. Luma na po siya, 99 model. Ang ginagamit ko pong langis sa kanya is higher viscosity. Long drive man po yan, o bahay lang, bahay opisina, o minsan, gagala-gala namin, dito-dito lang. Pero ang ginagamit ko po is 20W50. Luma na kasi ang kotse ko. Hindi ko na siyang pwedeng kargahan ng 0W20. Kasi, ang 0W20 ay nakapakababaan ng viscosity niya. Malabnaw po siya. Eh yung sasakyan ko luma na. Yung mga lapat po ng oil seal noon, yung mga bulb seal noon, piston ring noon, malalaki na po yung mga clearances. Posible po siyang mag-leak doon sa sasakyan ko. Kaya ang ginagamit ko po ay mas malapot na langis. Kasi ako po, hindi naman po ako naghahanap ng performance. Ang kailangan ko lang po kasi, meron lang po masakyan ng pamilya ko. Kaya ang ginagamit ko po sa 99 model kong sasakyan, take note pa nga kamaster ha, once na luma na yung sasakyan nyo, kung sakali, alimbawa natin, ng 2,000 model pababa. Depende rin sa model lang, minsan kasi na luma na yung model pero hindi pa gamit yung sasakyan. Pakiramdaman nyo rin. Yung sa akin kasi 99 model, lumang-luma na talaga. Ang takbo niya po is 230,000 km. Kaya hindi ko na po siya ginagamitan lang mas lower viscosity na langis. Higher na pong ginagamit ko. Dito na po ako lagi sa regular oil. Hindi na po ako gumagamit ng mga mababa kasi tatagas na po siya. Okay mga master, sana po sa araw na to may natutunan kayo dun sa video na i-share ko sa inyo sa pagpili ng langis. Okay, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe ha mga master. Thank you.